filmmakers, tagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog, so this time i-vlog tayo. Nagawa tayo ng haplas yung mga herbal liniment. Ang pangunahing sangkap natin ay itong ating tanglad, yun yan, no? Lemongrass. Yan, so hiwa-hiwain muna natin ang buti. Maliliit. Kasi i-infuse natin ito sa ating coconut oil. Sambong, ayan po, sambong leaves. Next, lalagyan natin itong neem leaves. Maganda haluan ito kasi ano po eh, antibacteria ito. Antifungal, antibacteria. Yan po. Tapos, hugasan muna natin. Next, ay lalagyan din natin itong luya, ginger, tsaka itong turmeric. Konti lang turmeric kasi ano yan, magiging dilaw, makakahawa. Hiwa-hiwain natin. Coconut oil. Yan. So, kailangan medyo pantay. Dagdagan pa natin ng 1 cup. Ayan. 2 cups. Kailangan lutong-luto. Walang tansyahin natin na lutong-luto na siya. Wala na siyang halong tubig. Kumbaga yung lahat ng tubig ay nag-evaporate na. Yan. So, wag naman sobrang luto yung sunog. Sunog yung ito, mga dahon natin. Kasi magiging amoy, ano naman yan, amoy maruya. Maging amoy maruya yung ating ano, itong ating liniment. So, ayan po.
Dandahanin lang natin ang apoy. Hingin ang apoy lang. Titingnan muna natin uli. Ayan. Medyo sariwa pa ang mga dahon. So, hayaan muna natin siyang pumulo ng pumulo. At mabalikan na lang natin ito mamaya. Ayan o, medyo green na. Natural color niya. Takpan na lang muna natin to at balikan natin ito mamaya. Yan, luto na to. Yan o, medyo malutong na yung mga sangkap natin. At ang bango. Sobrang bango. Sige, ipapatay na natin to at kailangan natin itong palamigin para ilagay natin yung ibang sangkap. Yan, ating salain natin to dito para matanggal itong mga dahon-dahon at ang matira ay yan lang, mga langis. Lagyan natin ang camphor. Ayun, ang menthol. Bali, 2 tablespoon. Kasi half to eh, oh. Makita. Next, ay lagyan natin ng middle salicylate. Bali 1 teaspoon kasi half teaspoon ito eh. 1 tablespoon kasi half tablespoon ito. Para siguradong hindi manta at kahit pinakuluan natin mabuti, syempre, baka naman meron pa talagang tubig, no? Hindi natin sure. Para sure na sure tayo, hindi masisira kahit ilang taon na. Lagyan natin ng pinoxitanol. Ito yung pinaka-preservative. Ano lang, 1/4 teaspoon lang. Yan na, with natural color lang yan, hindi natin yan kinakulayan, kulay lang talaga niya yan. Yan, palamigin muna natin to bago natin ilagay sa ating mga bote.
Yan, very effective to kasi herbal at maanghang din naman siya. Ngayon, kung gusto nating sobrang anghang pa, kasi yung iba, sobrang talagang anghang gusto nila, pwede niyong dagdagan yung vital salicylate, camphor, at saka menthol. Yan. Pero sa akin, okay na to. Huwag lang play na walang anghang. Pangit din naman masobrahan kasi baka maano naman yung balat natin. Sabi ko, ilagyan mo dito. Yan, so may request na dagdagan ko pa daw ng nettle salicylate para medyo manghang pa. Dagdagan pa natin ng 1 tablespoon. Ito kasi 1/2 tablespoon, so isa pa 1 tablespoon. Bali, 2 tablespoon ang nailagay ko dito na nettle salicylate. So, ito na. Malamig na ang ating haplas. Ilalagay na natin sa ating mga bote. Yan. So, alam ninyo, napaka-effective nitong ating haplas kasi mga herbal ito. Nilagyan pa natin siya ng dagdag pampaanghang, kaya talagang maganda ito sa ating kalusugan. Lalo na yung mister ko, may trangkaso ngayon kaya napagawa talaga ako ng haplas kasi laging dumadaing na sakit ang katawan. Gusto niya na magpahilot kaya mas gusto kong gumawa nito. Inaubos na yung mga dati kong ginawa. Kaya gumawa na naman ako ng panibago at syempre, hindi naman natin ito magamit lahat. Kaya kung may gustong bumili, bibenta na rin natin ito. Kaya nakakatulong na sa ating kalusugan, sa ating mga kasukasuan, nakakatulong pa sa ating kabuhayan. Kaya naisishare ko ito sa inyo. Lalagyan na natin siya ng label. Itong label na to, ginawa ko lang to sa aming laptop. Kami na rin ang nag-print. Yan, improvise muna tayo ngayon kasi papasimula pa lang naman tayo. Wala pa naman tayong malaking puhunan. So, pag ganito lang muna. Para naman, kung merong gustong bumili, eh, pwede silang bumili. At maganda rin naman, presentable rin naman ang ating produkto. Yan, nalagyan ko na ng label. So, sana nagustuhan nyo yung ating video ngayon. At kung hindi, bago pa kayo sa aking YouTube channel, please mag-subscribe naman kayo at mag-comment din po. Sana nakatulong sa inyo itong ating video ngayon. Maraming salamat sa iyong panonood. God bless po.